Natuwa si Michael nang malaman na nakikita na ngayon ni Tyron si Carmen sa masamang babae. Parang sumuko na si Tyron sa kanya. Ang sweet, hindi ba? Ang kailangan niyang gawin ngayon ay ilagay si Tyron sa masamang tao din kay Eliza para makalimutan niya si Tyron. Sa ganong paraan makakasama niya si Eliza magpakailanman. Talagang may plano siyang maglakbay palabas ng North Hill. 3 araw pagkatapos maganap ang kasal para iwasan si Tale na sinasabing babae niya si Eliza at isa pang dahilan. "I'll be glad if you show up, Tyron," sabi ni Michael. Tumayo siya, naglakad palabas na nakangiti. Napapikit si Tyron ng ilang segundo. Parang tumigil sa pagtibok ang puso niya. Hindi ba dapat kinalimutan na niya si Eliza? Bakit siya nasaktan ng husto knowing these two will be married on Saturday? So, tinanggap na siya ng pamosong babaeng yun na pakasalan siya? Napakasakit ng iniisip ni Tyron. Wala man lang siyang lakas na tumayo. Napasandal na lang siya sa upuan sa pag-iisip kung paano niya unang nakilala si Miss Carmen. May kumatok sa pinto at galit siyang sumigaw. "Sino na naman ba yan?" Napakasama ng araw ni Tyron kaya makatwirang kumilos siya ng ganoon. Bumukas ang pinto at bumungad si Eliza. Sinusubukang tawagan ni Eliza si Tyron sa nakalipas na 3 araw. Pero hindi pumapasok ang kanyang numero. Gusto niya humingi ng tawad sa pakikitungo nito sa kanya 3 araw nang nakakaraan. Pero hindi niya ito ma-reach. Ayaw niyang pumunta sa bahay nito nang hindi imbitado dahil ayaw niyang magmukhang cheap. But then she kept thinking about him too much that is starting to affect her. That she started reconsidered visiting him. But just 30 minutes ago, an anonymous somebody sent her a message saying that the new love, Tyron, went to present flower to Tyron, and then the anonymous person asked if she was aware. Bagong pag-ibig ni Tyron? Nakipag-ugnayan na ba si Tyron sa iba? Agad na nagmaneho si Eliza papunta sa mansyon ni Tyron. At sa totoo lang, nang siya'y nagmamaneho, nakita niya isang bench na nagmamaneho. Hindi kayang babaeng dumating para maghatid ng bulaklak sa kanya ang siyang lula ng sasakyan? Bukod sa mahal niya si Tyron, ayaw rin niyang may ibang gumanap bilang ina ng mga anak niya. Baka sa mukha ni Tyron ang galit na galit nang makita si Eliza. Pero ganun din si Eliza. Nagalit si Eliza na nakipagtipan na siya sa iba. Dahil ba sa pakikitungo nito sa kanya noong araw na yon, kaya na-block niyang number niya at nakipag-ugnayan sa iba sa maikling panahon? Hindi ba't ang lalaking ito nagplanong ibigay ang lahat ng kanilang kinikita mula sa proyekto ng kumpanya ng Tale na kanilang sisimulan? Pero nakikinabang siya sa isang pagkakamaling nagawa nito. Napakarami niyang sinasabi kung gaano siya kawalang utang na loob. Napaiwas ang tingin si Tyron sa kanya sa kamahinahong naglakad si Eliza papunta sa kanya. Sa kabila ng kanyang galit, hindi siya nagsimulang sumigaw. Umupo siya ng mahinahon at sinabing, "Mr. Tyron, congratulations sa iyong bagong pag-ibig." Nakangiti siya na parabang komportable para sa kanya na may mahal ng iba si Tyron. Anong kalokohan ang pinagsasabi nitong babaeng ito? Nag-isip si Tyron at napahinga ng mabuti sa upuan. Pinagkrus ang kanyang mga paa at nakangiti ring sinabing, "At congratulations sa kasal mo. Nagaganapin ngayong Sabado kasama ang aking kapatid." Laking gulat ni Eliza na alam na ni Tyron. Well, she was marrying someone from the Alemans family. It was expected na malalaman ni Tyron kahit wala pa. "Salamat," nakangiting sabi ni Eliza pero lihim siyang nasasaktan na hindi man lang niya inabalang katotohanan ng ikakasal na siya sa kapatid niya. Akala ba niya itong kagustuhan niyang pakasalan si Michael? She hated Michael so much. It was the tough circumstance that made her succumb to Michael's request. "I'm surprised you come to visit me. Can I know your purpose of coming?" "Medyo busy ako," ani Tyron. Oh, halos maglabasa ng dugo si Eliza sa galit. Bakit siya nagkakaganito? 3 araw na silang hindi nagkita at ganitong kinikilos niya. At least dapat itinanong niya ito kung bakit siya nagpa siya napakasalan ng kapatid niya. "I just came to..." Hindi masabi ni Eliza sa kanya na dumating siya dahil sa isang anonymous na text message na natanggap niya tungkol sa kontratang nakuha namin sa kumpanya ni Tale. "Hindi na ako interesado. Kaya mo itong gawing mag-isa at itago ang lahat ng pera sa iyong sarili." Putol ni Tyron. "Bakit? Ayoko makatrabahong asawa ng iba. Kung patuloy na makikita ni Michael na magkasama kaming dalawa, magsaselos siya ng husto at hindi maintindihan ng mga dahilan kung bakit kami patuloy na nakikita. Saka pwede bang huwag kang pumunta sa aking lugar sa susunod na maliban kung mag-imbita ako?" "Ikaw?" tanong ni Tyron.
Pinapaalis mo na ba ako ngayon? Galit na tanong ni Eliza. Alam ng lahat sa North Hill na ako isang tao ng prinsipyo. Walang para na magiging komportable ako sa isang babae na isang kalapating mababa ang lipad sa aking bahay, sabi ni Tyrone. Lumingalinga si Eliza sa paligid para siguraduhin siya lang ang babae sa bahay na to. Are you referring to me as a slut? Ang tinutukoy isang kalapating mababa ang lipad. Isang promiscuous na babae, isang malaloko. Name it, kayong lahat. Ikaw ay katulad ng aking yumaong asawa. Nagpapanggap na mapagmahal pero palihim na manloloko. Wala sa mundong itong nakakagulat sa akin. Lahat ng babae ay pareho, sabi ni Tyrone. Nataranta si Eliza. Bakit bigla niya itong tinutukoy na slut? Tinatawag mo kong slut dahil ikakasal na ako sa kapatid mo, hindi ba? Masakit na napangiti si Eliza at umiwas ng tingin. I'm calling you slut cause you left me before your house to go para makipagtalik sa bahay ng hype kong kapatid. Masakit na napangiti si Tyrone. Nag-enjoy ka sa pakipagtalik, right? Tumawa si Tyrone kahit dumudugong puso. Mr. Tyrone, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ako nakipagtalik kahit na kanino. Totoo na iniwan kita at pinagsisisihan ko yon. Marami akong pinagdadaanan sa mga sandaling iyon. And I wasn't myself. I have been longing to meet you in person para makapagpaliwanag ako tumingin ng tawad. Sa lugar ni Michael, nag-usap lang kami kung paano niya ako tutulungan at pagkatapos ay nakiusap siya na matulog ako sa kanyang lugar pero tumanggi ako. Ngayon pa man pumayag din ako dahil siyang tulungan ako. Sabi ni Eliza, you slept over at a man's place when you are not married to him? Ako lang bang nag-iisip na pipi ka? Tanong ni Tyrone. I won't sit here and let you insult me. Hindi ako nakipagtalik sa kahit na kanino at pwede bang huwag mo na akong tawaging slut? Galit at masakit na tumayo si Eliza at nilang kanyang handbag na handang umalis. Sa mundong ito, I don't ever want to meet with you, slut again. Galit na galit si Tyrone. Sino natutulog sa lugar ng isang lalaki sinasabing walang nangyayari sa pagitan nila? Naisip ni Eliza ang mga anak niya at nalilito kung anong gagawin. Kung aalis siya, pwede hindi na niya makikita ang mga anak niya. Bakit nagiging komplikadong pagkakaibigan nila ni Tyrone? Si Tyrone na nakayukoy biglang nakatanggap ng mensahe at sa pagbukas nito, ito ay isang larawan ni Eliza na nakapatong ang ulo sa dibdib ni Michael at komportable na kayakap sa kanya. Samantala, umupo si Michael sa harap ni Casper sa aray ng bisita ng bilanggo. Michael, ang tagal na, kailan ka pa bumalik sa North Hill? 6 weeks ago, ilang buwan na lang natitira para makulong ka? Tanong ni Michael. 3 buwan lang, pero parang forever ng 3 buwan. I can't wait to get out of this place. Umiling si Casper. Prison is not an experience at all, Casper. Napakaraming nangyari sa North Hill simula nung wala ka. Pamilya mo bang nagpapakain sa'yo ng balita? Hindi, sinabi ko na sa kanila na huwag nang bumisita sa akin. Paglabas ko ng kulungan, lalapit ako't babawiin si Eliza. Casper said with all sense of seriousness. Tyrone will never be able to stop me. Ngumisi si Michael at tumahimik nang makita ni Casper na hindi tumiimik ay nagtanong ito. Bakit ang tahimik mo? Ikakasal na ako kay Eliza sa loob ng 2 araw, sabi ni Michael. Pakiramdam ni Casper ay parang hindi niya narinig ang tamang salita. Anong sinabi mo? You heard what I said perfectly. I already planted the seed of discord between them. As I speak to they are starting to hate each other with on. As a longtime friend, I'll advise you to give up on Eliza. Sa katunayan, isasama ko siya sa labas ng North Hill. 3 araw pagkatapos ng aming kasal. Sabi ni Michael. Michael, how could you do this to me? Alam mo namang asawa ko si Eliza. Asawa mo? Michael smirk. Matagal ka nang iniwan ni Eliza pagkatapos niyang mahuli kang niloloko mo siya. See? Kahit na magkabalikan kayo, hindi na mauulit ang tiwala na yon. What's a relationship without trust? Eliza is mine now, sabi ni Michael. Galit na bumuntong ininga si Casper sabay tambol ng mga daliri sa mesa sa pagitan nila. Pinagtaksilan mo ko bro. Hindi betrayal ang tawag doon. Childhood lovers talaga kami ni Eliza. Minahal at nakilala ko siya bago mo pa siya agawin, sabi ni Michael. Bago ako umalis, gusto ko sabihin sa iyo na dapat kong umasa na isang bagong kaibigan sa lalong madaling panahon. Sabi ni Michael, anong pinagsasabi mo? I have put plan in place to set Tyrone. Malapit na siyang arestuhin at ipapadala sa kulungan. He will be your new friend. Michael smirked wickedly.
ang dalawang impormasyong ito na sinabi ko sa iyo hindi na pangunahing dahilan ko sa pagpunta rito. May inilabas na dokumento si Michael mula sa kanyang maleta at nilagay sa mesa. Hinarap niya ang dokumento kay Casper at sinabi niya, "Ang pamilya Aliman, ang pamilya ko, ang pamilya na Benavista, ang pamilya ng mayor at ang pamilya mo ay nagtutulungan para magtayo ng kumpanyang higit pa sa bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Gayunpaman, dahil ikaw ang tagapagmana ng kumpanya ng inyong pamilya, kailangan ang inyong lagda." Sinulyap pa ni Casper ang dokumento saka humarap kay Michael. "Sino si Tali? Ang bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Siya ay tungkol sa pagtatayo ng pinakamalaki at pinakamalaking kumpanyang itinayo sa kasaysayan ng North Hill. Hindi natin mapapanood at hayaan siyang manopolyo ang ekonomiya ng North Hill," sabi ni Michael. "Kaya bumagsak si Tyrone. Ha ha ha, interesting. I have missed so much talaga. No wonder you can easily come between Eliza and Tyrone and even have Eliza for yourself," sabi ni Casper. "Pirmahan mo ang dokumento, Casper," sabi ni Michael. Casper smirk. "Why does this sound like a command, Michael? You are not even acting like we are friends anymore. Dahil ba nakulong ako ngayon? Anyways, I'll be out in 3 months. As for this document, hindi ko to pipirmahan. Bakit? Paglabas ko sa kulungan, ako mismong lalapit para sa rin ang proyekto at tingnan kung ito'y kayang kumita-tigitan. Ang kumpanya ni Tali," sabi ni Casper. "Hindi ka na namin mahintay. Nagsimula na si Tali na mamigay ng project sa maraming clan at magsisimula na silang lahat sa trabaho next month. Casper, trust me, mas alam ko negosyo kaysa sa'yo. Yung mga araw sa kolehiyo, hindi ba kami ni Tyrone ang lagi nangunguna sa klase?" sabi ni Michael. "I graduated with distinction in the university and I was the best graduating student in my faculty. This is why our clan made me the heir to the family's company. Kaya huwag mong isipin kasing tanga ko pa rin ang college days." Sabi ni Casper, saglit na mubo si Michael at sana niya sanang pulis na nakatayo sa hindi kalayuan na lumapit. Mabilis na naglakad ang lalaki papunta sa kanya. "Lalaking ito, turo ni Michael kay Casper, I need you to make his life hell in prison, cause him so much pain." Pagkatapos naglabas si Michael ng isang check at sinulat doon ang halagang 10,000 dolyar. Inabot niyang check sa pulis at nang makita ng pulis ang halagang nakasulat doon, ay mabilis niyang kinuha ito. "Huwag kang mag-alala, Mr. Michael, ipapalimos ko siya para sa kamatayan," sabi ng pulis. "Ikaw," galit na tinuro ni Casper ang pulis. "Kapag handa ka ng pirmahan ng mga papeles, sabihin mo sa pulis na ito, lalapitan niya ako saka ko ibabalik dito. Pagkatapos mong pirmahan, sasabihin ko sa kanya na tigilan mo ng pagpaparusa sa'yo," sabi ni Michael at tumayo. "Stop," sabi ni Casper at tumayo. "I need you to pass a message across to Eliza. Kaya mo ba?" "Depende sa nilalaman ng mensahe," sabi ni Michael. Hindi makapaniwala si Casper na kayang gawin ni Michael ang ganitong kalupit sa kanya. Noong mga araw sa kolehiyo, sina Tyrone, Michael at Casper ang mga flower boy na nakakakuha ng atensyon ng lahat ng babae sa paaralan. Magkasama silang naglalakad at gumagawa ng mga bagay-bagay. Ni isa sa kanila ay walang idea na lalago sila para maging kaaway sa isa't isa. "Sabihin kay Eliza na hanapin ang C-50 at buksan nito," sabi ni Casper. "Anong ibig sabihin ng C-50? Tanong ni Michael. "Maintindihan niya, pero Michael, kapag nakalabas na ako, pupuntahan kita," sabi ni Casper. At agad na sinampal ng pulis si Casper. "You asshole, how dare you to talk to Mr. Michael that way?" Sinigawan siya ng pulis. Gusto sampalin ni Casper ang pulis pero humigit kumulang 5 pulis ang tumakbo. Patungo sa pinangyarihan at sinimulang talunin si Casper. Pinasok muli ni Michael ang dokumento sa loob ng maleta at hindi pinansin si Casper na walang awang binubugbog. Pagkatapos ay nag-walk out siya. Dumiretso siya sa bahay ni Eliza at nang makaparada siya sa harap ng apartment nito, lumabas siya ng kotse niya at naglakad patungo sa pintuan nito. Ilang beses niya itong kinatok pero walang sumasagot. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na hindi malang lubos ang nakalak ang pinto. Marahan niyang binuksan ang pinto at maingat na pumasok sa loob. Nakita niya si Eliza na nakaupo sa upuan pero nakatulog ito. Nakapatong ang ulo niya sa headrest ng upuan. Nagtaka si Michael kung bakit ito nakatulog. Makakapunta man lang siya sa kwarto niya. Naisipan tuloy ni Michael na buhatin siya sa kwarto niya. Pinagsak niyang maleta niya sa mesa at pinuntahan siya para buhatin. Pagkahawak pa lang ng kamay niya, sa kamay niya ay pumikit siya na parang natatakot at pumikit ang mga mata niya. Napatras si Michael at mabilis na tumayo si Eliza.
"Mr. Michael, what are you doing here?" Tanong niya, nagtataka kung paano siya nakapasok sa kanyang silid. I knock severally but the door isn't opening then. I realize that the door open. On stepping in, I realize na natutulog ka sa hindi komportabling position. Kaya nagpa siya akong tulungan ka sa kwarto mo. Sabi ni Michael. Alyssa hated Michael to the extent that she doesn't ever want him to step his foot inside her room but here was he in her living room. Nakaramdam siya na matindi hindi komportable sa presensya nito. Bakit ka ba nandito? Tanong ni Alyssa. Ouch! Ang harsh. Ikakasal na tayo in 3 days time, remember? Tanong ni Michael. I know. Bumuntong hininga si Alyssa at naglakad papunta sa exit ng pinto. Please come outside. Lumakad si Michael papunta sa kanya na nagtataka kung bakit siya sinabing lumabas siya. Alyssa, are you alright? You didn't sound fine at all. Siyempre hindi, naging maayos si Alyssa. At tapos makita ni Tyrone ang mensahe ng pagyakap niya kay Michael at komportabling nakapatong sa kanya, sinigawan siya nito na lumabas. Hindi malang alam ni Alyssa kung anong nakita niya sa phone, kaya naging agresibo siyang mag-react. Habang sinusubukan niya maghanap ng dahilan sa likod ng kanyang pagkilos, tumawag si Tyrone sa kanyang head ng mga gwardiya para palayasin siya. Hindi makapaniwala si Alyssa na magagawa yun ni Tyrone sa kanya. Pero bago pa niya ito hamunin para sa ganong pagkilos sa kanya, lumitaw ang head ng guardia at nihatid siya sa labas. Kung hindi lang siya nirespeto ng head of guard, marahas na tinaboy niya ito palabas ng mansyon. Labis na lalungkot at nalito si Alyssa sa pagdating sa bahay. Nakalimutan niyang ilock ang kanyang pinto. Napasandal na lang siya sa upuan niya at hindi niya namalayan kung kailan siya nakatulog. Napabuntong hininga si Alyssa. Dito tayo mag-usap. Nasa labas na silang dalawa ngayon. Ano ba? Alyssa, ayaw mo ko manatili sa loob ng bahay mo? Bakit? 3 araw na lang at natulog na sa kwarto ko at hindi kita ginalaw. Akala mo ba pagsasamantalahan kita dahil lang tayong dalawa sa room? Akala mo ba ganun akong klaseng tao? Tanong ni Michael na parang nasaktan. I don't just feel comfortable with you in my room. Sabi ni Alyssa at umiwas ng tingin. Pagkatapos ng ating kasal, mananatili tayo sa isang bubong at maninirahan pa nga sa isang silid. Sabi ni Michael sa kanya. I know that, but until then, Mr. Michael, why are you here, please? As you can sense, I'm not fine at all. At all, I need to be alone, okay? I'm so sorry for what you are feeling. First, I would like to tell you that your family and the Alemans family, which is my family together with Casper's family, are coming together to build what will be the biggest company in North Hill. Gusto namin ang aming mga pamilya, ang pinakamakapangyarihang mga pamilya sa North Hill. Sa ganung paraan, pwede naming alisin sa trono si Tale. Isang banta sa lahat ng makapangyarihang mga pamilya sa North Hill ng ating ekonomiya, sabi ni Michael. Hindi kami in good terms ng pamilya ko. Alam mo yon. Wala akong masasabi sa agreement. You can talk to my father about it, sabi ni Alyssa. Nakausap ko ng tatay mo. Nagsimula ng mga trabaho sa pagitan ng 3 pamilya. Ang kailangan namin sa iyo ang iyong kakayahan. Napakahusay mo sa disenyo at dekorasyon. Nabasa kung paano kayo palaging nangunguna sa universidad sa iyong faculty. Nasasabi ko na ikaw ay sanay na kailangan namin. Gusto mo bang samahan kita? Oo, kung tutuusin, ikaw ay anak ng mayor at dapat mong suportahan ng iyong pamilya sa kanilang pagsisikap. Sabi ni Michael. Parehong pamilya na hindi sumuporta sa aming magkakapatid? Galit na tanong ni Alyssa. It was your father who sponsored you to the college and to the university. How else do you define support? Tanong ni Michael. Umiwas ang tingin si Alyssa at mabilis na nag-isip. Pagkatapos ay hinarap niya si Michael. Sorry, Mr. Michael. I'm not interested. Nakakuha na ako ng kontrata sa kumpanya ni Tali at magtatrabaho na sa kanila. Ano? Magkano gusto mo? Kung sasali ka sa amin ngayon, mapabilang ka sa susunod na bilyonaryo. Mas pipiliin mo bang sumuporta sa iba at huwag pansinin ang pagsisikap ng iyong ama na magtayo ng pinakamalaking kumpanya sa ating lungsod? Tanong ni Michael. I'm not interested. I need to go back to my room now, please. Sabi ni Alyssa. Nagpapakita ng kahandaang bumalik sa loob. Nag-isip si Michael kung sasabihin niya kay Alyssa ang sinabi ni Casper o hindi. Bye, Mr. Michael. Binuksan ni Alyssa ang pinto ng kwarto niya saka mabilis na nagsalita si Michael. Hold on, please. Bumalik si Alyssa sa kanya tapos nagsalita si Michael. May message si Casper sa'yo. Hindi ako interesado sa kung ano man ang sasabihin niya. Sabi niya. Hanapin mo si 50 at buksan mo, sabi ni Michael. Pinag-aaralan ang reaksyon nito para makita kung gaano to kahalaga sa kanya. Si 50? Bye, Mr. Michael.
Naglakad si Eliza sa loob ng kwarto niya at sinara ang pinto. C-50, minsan nang sinabi sa kanya ni Casper ang tungkol doon sa lugar na ikinasal sila, pero sinabi rin sa kanya kung gaano kadelikado ang lugar. Nangako rin si Casper na dadalhin siya doon balang araw para ipakita sa kanya ang ilang mga sikretong bagay tungkol sa ilang makapangyarihang lalaki sa North Hill. Pero hindi talaga interesado si Eliza. Nang marinig niyang umalis ng sasakyan ni Michael, binuksan niyang pinto at lumabas. Dahil nakasuot na siya ng itim na maong na pantalon at naka-jean jacket, sumakay siya sa kanyang sasakyan at nagmaneho patungo sa lugar kung saan niya makikita ang C-50. Nagmaneho siya sa loob ng bush at kalaunan niya nakarating sa isang malaking gate. Naging paki siya at naglakad patungo dito. Napagtanto niya na kailangan na isa ng code para mabuksan ang gate. Sumubok siya sa maraming code pero walang gumana. Napalingon siya sa napakatahimik na lugar dahil sa takot. Paano kung may nagpakita ngayon, hindi ba siya sasaktan? Bigla niyang naisip ang petsa na kapanganakan ni Casper at saka ito sinubukan. Pagkatapos ay bumukas ang slide ng gate. Pumasok siya sa loob at lumitaw sa isang malawak na lupain. Nakita niya isang desenteng tinayo na patag doon pero halos malaglag ang puso niya nang makitang tumutulong dugo mula sa semento ng bahay. Nakita niya ang maraming ginamit at napinsalang mga materyales tulad ng mga baril, kutsilyo at iba pa. Mabilis siyang nakahanap na mapagtataguan at tumingin sa paligid kung nasaan si C-50. Bigla niya nakita ang C-50 sa isang pader na halos pininturahan. Na-decode niya ito para maging C-50. May isang nasirang sasakyan sa tabi nito. Tumakbo siya papunta doon at nagtago sa likod ng sasakyan. Paano niya bubuksan ang C-50 kung ang C-50 naman ay parang pader? Pero ang pagkakita ng lugar na ito, isang lihim na lugar, kung saan maraming lihim na bagay ang ginagawa ng mga makapangyarihang tao ng lungsod. Kailangan mag-isip ng matalino para magpasya ng mga bagay dito. Nasuntok niyang pader at napagtanto niyang hindi ito pader. Lumingaling nga siya sa paligid para masiguradong walang nakatingin sa kanya. Sa kanya itinulak sa isang tabi ang bagay na tila pader. Pagkapasok na pagkapasok niya kusang sumara ang bagay. She suddenly sighted someone's leg stretch. Hindi niya makitang katawan ng tao. Tumakbo siya patungo sa lugar at sumilip at halos lumuha ang mga mata niya na makita niyang mahinang nakaupo na nakapikit. Ismael! Napasigaw siya at sabay dinilat ni Ismael ang mga mata niya. Sa sobrang payat niya, hindi pa siya nakakatikim ng pagkain o tubig mula nang pumunta siya rito. Asahan na katotohanan na ang balay tumatanggal sa kanyang likod. Walang ibang paggamot na binigay sa kanya. Laking gulat ni Ismael na makita si Eliza. Tuyong lalamunan, mahinang tumawag. Eliza! Anong ginagawa mo dito? Natakot siya. Iniisip na baka sinaktan din ng hayop na Michael na yun ang kapatid niya. Samantalang pinarada ni Michael ang kanyang sasakyan sa harap ng tarangkahan ng impyerno. Yun talagang tawag sa lugar na to. Pagbaba niya ng sasakyan, hindi na siya nagulat na makita niya ang sasakyan ni Eliza. Dahil sa wakas ay nidecode na niya ang ibig sabihin ni Casper ng C-50. Ano kayang mangyayari ngayon nakita na ni Eliza ang kapatid na si Ismael? Malaman na kaya niyang ginawang pagmamanipula sa kanila ni Michael? Ano ang mangyayari ngayon nasa lugar ding iyon si Michael? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.